Manalangin po tayo. Aming mahabaging amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Maraming salamat po at iniligtas ninyo kami na una mula sa maraming tao sa mundong ito sa mga huling panahon na itinakda ng Diyos at sa dakilang biyaya na umaakay sa amin na mamuhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos sa natitira naming buhay sa pamamagitan ng pagbukod sa amin sa kabanalan mula sa mundong ito. Sa oras na ito, kami na mga naligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Jesus ay nagkakatipon at pinupuri ang dakilang biyaya at pag-ibig ng Panginoon at natututo ng salita at nagkakaroon ng fellowship sa Panginoon. Naniniwala po kami na ang Panginoon ay narito sa gitna namin sa oras na ito. Kaya pakiusap, ingatan po ninyo ang bawat isa sa amin at hawakan kami sa pamamagitan ng mahabaging kamay ng Diyos. At pakiusap, bigyan niyo po ng sapat na biyaya ang bawat isa sa amin. Naniniwala po ako na ang Panginoon ay kasama ng mga brothers and sisters na hindi makapunta sa church dahil sa COVID-19. Maraming iglesia sa ating bansa at maraming iglesia sa buong mundo ang nagpapanatili ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng ebanghelyo sa mahihirap na sitwasyon. Pakiusap, gabayan at akayin po ninyo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang sila ay maging kagalakan at kaluwalhatian sa Panginoon sa pamamagitan ng pagdiligtas sa mga naliligaw na kaluluwa sa pamamagitan ng pagpatututo sa ebanghelyo na may katapangan. Pakiusap, pangunahan niyo po ang aming mga buhay upang matupad ang banal na kalooban ng Diyos. Pakiusap, pagalingin niyo po ang mga may sakit upang makalakad sila ayon sa kalooban ng Diyos at makapaglingkod na may mabuting kalusugan sa natitira nilang buhay. Sa oras na ito, ituro po ninyo sa amin kung ano ang mga kailangan naming gawin at ang kalooban ng Diyos na nais mong maipahayag sa amin. Ito ay aming idinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Buksan po natin ang Biblia. Galatia chapter 5. Galatia chapter 5. Verse 22 hanggang 26. Verse 22 hanggang 26. Galatia chapter 5, verse 22 hanggang 26. Babasahin ko po. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. At ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Kung tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Huwag tayong maging palalo na ginagalit ang isa't isa at naiinggit sa isa't isa. Hanggang dito po. Ikalawang linggo na po ng bagong taon. Hindi natin alam kung gaano karaming panahon na lang ang natitira. Ngunit sigurado tayo na wala na tayong sapat na oras. Umaasa tayo na ang Panginoon ay darating sa panahon natin ngayon. Tayo ay nabubuhay sa mga huling panahon na itinakda ng Diyos. Ang Panginoon ay muling darating kapag ang ebanghelyo ay naipangaral na sa buong mundo at kapag ang plano at layunin ng Diyos ay naisakatuparan na. Kagaya ng sinasabi sa Biblia sa Ecclesiastes Kapitulo 3, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat sinong ng langit. Ang
araw ng muling pagdating ng Panginoon ay magiging maluwalhating araw at katuparan ng pag-asa para sa mga naligtas na banal. Subalit para sa mga hindi naligtas, iyon ay magiging araw ng pagtanggap sa hatol at puot ng Diyos. Gaya ng sinasabi ng Biblia sa Marcos, gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, alam ninyong iyon ay malapit na, nasa mga pintuan na. Ang salitang ito ay natupad na sa panahon natin ngayon. Naniniwala po ako na kahit na ngayong araw pa bumalik ang Panginoon, sa Biblia ay walang anumang problema. Sa tingin ko, kagaya ni Enoch, tayo ay nabubuhay sa panahon kung kailan pwede nating makita ang Panginoon habang buhay pa tayo. Ang layunin ng pagdiligtas ng Diyos sa atin ay upang makapasok tayo sa walang hanggang kaharian at kaluwalhatian ng Diyos. Sa pamamagitan ng natitira nating buhay pagkatapos ng kaligtasan, dapat tayong sumalubong sa Panginoon bilang isang mabuting Kristiyano na binabago ang ating lumang pagkatao sa araw-araw sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu at salita ng Diyos. Ito ang layunin natin sa buhay. Yung paghandaan, ang pagsalubong sa Panginoon. Kaya upang maging tao na karapat-dapat tumanggap sa papuri at kaluwalhatian na walang kahihiyan at pagsaway sa muling pagdating ng Panginoon. Para dito, binibigyan tayo ng Diyos ng panahon. At ang isa pa na ipinag-uutos sa atin ng Diyos ay ang misyon na ipangaral ang Ebanghelyo sa maraming kaawa-awang kaluluwa na hindi pa naliligtas sa huling panahong ito. Kaya nga ang oras na ibinibigay sa atin ay talagang napaka-importante. Napakaiksi ng panahon. Kaya't napakahalaga na dapat tayo maging kung ano ba dapat tayo maging. At dapat nating gawin kung ano ba ang dapat nating gawin. Subalit, pakiramdam natin ay mahina pa rin tayo. Kaya sa tingin ko, kailangan natin na higit pang magtiwala sa awa at kapangyarihan ng Diyos at hingin sa Diyos na gawing mas ganap pa tayo sa harapan ng Panginoon. Ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral sa may pamagat na mapuno kayo ng Espiritu Santo. Ang mapuno kayo ng Espiritu Santo ay utos ng Panginoon. Sapagkat hindi tayo magkakaroon ng normal na Kristiyanong pamumuhay kung hindi tayo napupuno ng Espiritu Santo. Pwede nating masabi na napupuno ang baso kapag napupuno ng tubig. Sa kaparehong paraan, ang napupuno ng Espiritu Santo ay ang napupuno ng pag-ibig, salita, at katangian ng Panginoon. Sa Mateo Kapitulo 5:48, kaya't kayo ngayon maging sakdal gaya ng inyong ama sa langit na sakdal. Sa tingin ko, ang maging sakdal at ang mapuno ay magkapareho lang ang kahulugan. Ibig sabihin, tayo ay tumutulad sa Panginoon ng higit at higit pa, at ang pagkatao ng Diyos ay nabubuo. Kaya habang napupuno tayo, ang ating lumang pagkatao ay naglalaho ng higit at higit pa. Kailangan nating magnais ng ganito. Huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Sa Efeso Kapitulo 5:18, sinasabi, huwag kayong magpakalasing sa alak. Kagaya ng isang lasing na nababaliw dahil sa alak at gumagawa ng mga pagkakamali, masasabi natin na ang lahat ng mga tao sa mundong ito ay may mga kinakalasingan na bagay. Ang iba ay lasing sa pera, ang iba ay sa sekswalidad, at ang iba naman ay lasing sa karangalan at kapangyarihan. Marami ang nalalasing sa iba't ibang uri ng pagnanasa sa mundong ito. Gaya ng sinasabi sa Ecclesiastes Kapitulo 9, ang kaululan ay nasa kanilang puso habang sila ay nabubuhay,
At pagkatapos niyon ay nagtutungo sila sa kamatayan. Ang taong lasing ay wala sa katinuan. Gumagawa sila ng mga malalaking kasalanan. Minsan nga ay pumapatay ng tao, tapos sinasabi nila, "Hindi ko matandaan." May mga baliw sa lipunan. Kaya nga, huwag magpakalasing sa alak. Ito ay kapareho ng salitang huwag kang mabuhay para sa lahat ng uri ng pagnanasa sa sanlibutan ito. Mapuno kayo ng Espiritu Santo. Kung tayo ay mapupuno ng Espiritu Santo, makakalayo tayo mula sa mga kasalanan ng mundong ito at magagawa ang kalooban ng Diyos. Sa Galacia Kapitulo 5:16, sinabi, "Lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyan ng kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman." Pinupuno tayo ng banal na Espiritu ng salita at biyaya ng Diyos at tinutulungan tayo na huwag mabuhay ayon sa mga masasamang pagnanasa ng laman. Lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyan ng kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Dapat tayong mapuno ng Espiritu. Upang tayo ay mamuhay sa banal na Espiritu, dapat tayong mapuno ng Espiritu. Kailangan ay tinatangay tayo ng banal na Espiritu. Dapat ay tinatangay, dinadala tayo. May mga masamang bakterya na pumapasok mula sa labas ng katawan ng ating katawan. Pero mayroon NK cells sa loob ng katawan natin na lumalaban sa mga masasamang bakterya na ito. Mayroon ding mga white blood cells sa loob natin. Kaya mayroong labanan sa loob ng ating katawan. Kung ang mga cells natin ay matatalo, magkakaroon tayo ng sakit at manghihina at ang ating katawan kung minsan ay pwedeng ikamatay ito. Sa ngayon ay lumalaban tayo sa COVID-19, ito rin ay pakikipaglaban. Nagsusuot tayo ng face mask at nagpapabakuna, ito ay gaya ng digmaan. Sa ngayon, gaano ba karaming medical personnels ang nakikipaglaban sa COVID-19? Ganoon din tayo. Subalit, mayroong mas matinding digmaan at ito ang pakikipaglaban sa hindi nakikitang kapangyarihan ni Satanas. Sa loob natin, mayroong pagnanais ang banal na Espiritu na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Subalit mayroong din namang pagnanasa ng laman na nakikipaglaban. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Ano ang kailangan nating gawin upang manalo sa laban? Ang tanging paraan ay ang mapuno ng banal na Espiritu. Kahit na naligtas na ang isang tao, kung hindi siya napupuno ng banal na Espiritu, hindi niya mapipigilan ng kanyang sarili na mabuhay para sa kanyang laman. Kahit na nakikinig siya ng sermon, nananalangin sa Diyos, at umaawit ng himno na may lyrics na para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Pero bakit hindi siya nabubuhay ayon sa kinakanta niya? Kahit na alam niya ang salita ng Diyos sa utak, wala siyang pagsunod sa salita ng Diyos. Kahit na nananalangin siya sa Diyos, natulungan siya na mabuhay para sa kalooban ng Diyos, gusto pa rin niyang mabuhay ayon sa sarili niyang kagustuhan. Ito ay dahil sa ang banal na Espiritu ay hindi pumipigil sa kanyang puso at pag-iisip. Kaya nga ganoon siya mamuhay. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating naisin na mapuno tayo ng banal na Espiritu at makapamuhay ayon sa banal na Espiritu. Pagdating sa kaligtasan, kung gusto niyang maligtas, dapat niyang malaman ang katotohanan na siya isang makasalanang mapapahamak at magkakaroon ng tapat at matinding pagnanais sa kanyang puso na magkaroon ng kaligtasan. Sinasabi ng ilan, "Bakit hindi ko makuha ang kaligtasan kahit na maraming beses na ako nakapakinig ng Bible seminar?" Samantalang yung iba ay madali lang na natanggap ang kaligtasan. Ito ay maaaring dahil sa kailangan niyang naisin ang kaligtasan sa totoong puso. Kagaya ng tubig na ibinibigay sa mga nauuhaw, ang kaligtasan ay ibibigay ng Diyos sa mga taong may espiritual na pagkauhaw. Kagaya ng isang nalulunod na sumisigaw ng malakas, "Tulong!" Pero kung ang sasabihin niya ay, "Kung gusto mo akong iligtas, sige, kung ayaw mo, diwag," kung gayon ay hindi siya maililigtas.
Ang Diyos ay tutulong sa mga may pagnanais na mapuspos ng banal na espiritu at gustong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ano ba ang resulta kapag napupuno ng banal na espiritu? Gaya na napag-aralan natin sa pamamagitan ng Galatia chapter 5 verse 22 at 23, namumunga tayo ng mga bunga ng banal na espiritu. Sa Galatia 5:24, ipinako sa krus ng mga anak kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at kahalayan nito. Kung tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Ipinako ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Kung nabubuhay tayo sa Espiritu, dapat din tayong lumakad ayon sa patnubay ng Espiritu. Kung nabubuhay tayo sa pamamagitan ng Espiritu, makakapamunga tayo ng mga bunga ng Espiritu. Dapat tayong mamunga ng mga bunga ng banal na Espiritu. Kung paanong ang puno ng mansanas ay namumunga ng mansanas, at ang puno ng ubas, ang mga ligtas na Kristiyano ay dapat na magbunga ng mga bunga ng banal na Espiritu. Kailangang mangyari ito. Huwag ninyong isipin na ang bunga ng banal na Espiritu ay espesyal. Hindi ito espesyal na bagay para sa mga espesyal na tao. Ang lahat ng Kristiyano ay mayroong banal na Espiritu, kaya nga dapat na magbunga ng banal na Espiritu ang lahat. Kailangan nating naisin ito. Kung paanong hindi tayo maliligtas kung walang pagnanais na maligtas, kailangan din nating magnais na mapuspos ng banal na Espiritu at mamunga ng banal na Espiritu. Kailangan nating manalangin para dito at gawin ang makakaya natin at tutulungan tayo ng Diyos. Kaya nga nagbahagi ako ng maraming mga salita patungkol sa ikasyam na bunga ng banal na Espiritu, pagpipigil sa sarili. Sa 1 Korinto 9:25, ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ang ating buhay Kristiyano ay kagaya ng pagkikipaglaban. Gaya ng isang atleta na tumatakbo upang manalo, ginagawa din natin ang lahat ng ating makakaya upang tumakbo para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos. Dapat din tayong manalo sa ating buhay Kristiyano. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Kailangan nating maging mapagpigil sa napakaraming bagay. Kaya nga, dapat nating matutunan ang maraming mga salita patungkol sa pagpipigil sa sarili. Nagpipigil sa lahat ng bagay. Ang pagpipigil ay ang kalagayan na nasa wasto, sakto. Hindi umuupa, umaapaw o nagkukulang. Pinakatamang kalagayan. Kahit na meron kang masustansyang pagkain, kung sobra-sobra kang kakain, ito ay pwedeng maging sanhi ng sakit. At kung kakain ka ng kaunti, ito ay magkukulang sa nutrisyon. Lahat ng bagay ay dapat na naangkop lamang sa sitwasyon. Ang matinding ehersisyo ay makakasama sa kalusugan. Ang kaunting ehersisyo ay masama din. Kaya masasabi natin na ang pagpipigil ay kapag nakokontrol natin sa tamang lugar. Ganito ang pagpipigil sa sarili. Dapat nating kontrolin ang ating sarili. Ang pagpipigil sa sarili ay ang pagsupil sa sarili at pagtitimpi sa sarili. Bakit natin dapat kontrolin at pigilan ang sarili? Gaya ng aking nasabi, ang pagnanasa ng laman ay nagnanais na gumawa at ayaw magpapigil. Kaya nga napaka-importante na makontrol natin ito. Alam ba ninyo kung ano ang sinasabi ng ilang mga tao kapag sila ay nakapagsalita ng masama? Sinasabi nila, masama ang ugali ko, kaya intindihin mo na lang. Tama po ba ang ganyang pangangatwiran? Kapareho lang yan ng pagpatay sa isang tao at pagkatapos ay hihingi ng sorry. Kahit na mag-isa pa nila itong ginagawa sa kanilang kwarto, bakit sila nananakit ng ibang tao? Gaano pa pwedeng makasakit ang isang masamang salita sa ibang tao? Ang isang Kristiyano ay dapat na baguhin ang kanyang pag-uugali. Mahirap baguhin ang ating pagkatao. Subalit kailangan nating gawin ito. Binabago din ng banal na espiritu ang pag-uugali ng isang tao.
Sa 2 Korinto, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo ang lahat ay naging bago. Tayo ay na kay Kristo kung naligtas tayo. Kung ikaw ay na kay Kristo at naging bagong nilalang, kailangan mong mamuhay na gaya ng bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo ang lahat ay naging bago. Upang makapasok sa bagong langit at bagong lupa, dapat ka na maging bagong tao. Ano ang dapat mong gawin upang maging bagong tao? Sinasabi nila na sila ay naging bago, subalit naroroon pa rin ang dating pagkatao. Kaya nga alisin mo ang dating pagkatao at ang mga gawa nito, at kayo ay magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Dapat nating alisin kung ano ang mali at magbihis ng bago. Iwaksi ang mga bagay na mali at ayusin ito. Kailangan mong pigilan ang iyong pag-uugali, gayon din ang masamang pagkatao. Ang pagpipigil ay ang pagsasaayos. Patungkol sa emosyon o damdamin, ang ilang mga tao ay hindi makapagpigil sa kanilang damdamin. Ang ilan ay namumula ang mukha kapag sila ay nagagalit. Mayroon talagang tao na hindi makapagpigil sa kanilang emosyon. Ang ganoong klase ng tao ay makakagawa ng malalaking pagkakamali. Ikaw din ay dapat na maging mapagpigil sa iyong damdamin. Kung hindi mo kayang magpigil sa iyong damdamin, delikado ka. Ang ibig sabihin ng salitang kontrolin ay magpigil sa sarili. Kailangan nating makontrol ang ating pagkatao at magpigil sa ating damdamin. Kailangan din nating kontrolin ang ating kasakiman. Pigilan ang sexual na pagnanasa at kontrolin ang pagmamataas. At dapat din nating pigilan ang ating kalayawan at katamaran. At ang pagnanais na mamuhay ayon sa sariling kagustuhan. Ang ating katawan ay ayaw kumilos. Nag-aaral ba ang mga estudyante dahil sa nag-e-enjoy silang mag-aral? Nag-aaral sila dahil kailangan nila itong gawin. Mahirap para sa isang empleyado ang pumasok sa kanyang trabaho. Kailangan niya na palaging intindihin ang amo sa trabaho at siya'y nahihirapan na gawin ng maayos ang kanyang trabaho. Sobrang mahirap, kaya't kinasusuklaman ito ng ating katawan. Pero kailangan gawin. Ang pagpipigil sa sarili ay yung ginagawa mo kahit na ayaw mong gawin. Ang kalayawan at maging ang pagnanais na gumawa ayon sa sariling paraan ay dapat na mapigilan. Kailangan mo rin makontrol ang iyong katamaran. Dapat mo rin mapigilan ang iyong pagnanais na maitaas ang sarili. Ang mga tao ay mayroong puso na gustong iangat ang sarili kaysa ibang tao. Pusong nagmamalaki sa sarili o kagaya niyan. Gustong itaas ang sarili kaysa sa iba. Kapag mayroong napag-aralan, nagkukunwari kang alam mo na at nagpapanggap na may alam at pasikat. Mali yan, di ba? Dapat mo yung kontrolin. Kaya naman itong pagpipigil ay talagang napaka-importante. Napaka-importante nito sa ating Kristiyanong pamumuhay. Patungkol sa pagkain, ganun din. Ayos lang ba na kainin natin ang lahat ng gusto natin? Kailangan nating magpigil sa ating pagkain at pananalita. Pwede mo bang sabihin ang lahat ng gusto mong sabihin? May napakaraming bagay na gustong sabihin pero hindi dapat sabihin. Sa Santiago 1:19, ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita. Sa Ecclesiastes 5:3, ang tinig ng hangal na kasama ng maraming salita. Sa Santiago 3:4, Tingnan ninyo ang mga barko, bagamat napakalalaki, itinatulak ng malalakas na hangin, gayon may napapabaling sa pamamagitan ng isang napakaliit na timon saan man naisin ang piloto. Tingnan ninyo kung paano sinusunog ng maliit na apoy ang malalaking gubat, gayon din ang dila. Kung mali ang paggamit mo sa iyong dila, mamamatay ka. Kapag ang pagsasalita mo ay mali, sa Kawikaan 18:29,
Ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Hindi ba? Kaya't mahalaga na kontrolin ang dila. Pagpipigil sa sarili. Ang mga Kristiyano ay maraming kailangan gawin patungkol sa pagpipigil sa sarili. Sa Efeso 5, na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Nangangahulugan nito na dapat nating gamitin ang ating oras upang magawa ang kalooban ng Diyos. Dahil ang sayangin ng oras para sa sanlibutan ay napakasama. Sa Efeso 5:17, kaya't huwag kayong maging mga hangal kundi unawain ninyo ang kalooban ng Panginoon. Kailangan nating gamitin ang ating oras upang alamin ang kalooban ng Panginoon at maisagawa ito. Huwag nating gamitin ang oras sa maling paraan at sayangin ito sa walang kabuluhan. Kung may magbigay sa iyo ng pera at sasabihin sa iyo na gastusin ito sa pinakamahalagang bagay, dapat natin itong gamitin para sa mga importanteng bagay. Hindi ito dapat sayangin sa mga bagay na walang kwenta. Ang mahalagang oras ay ibinigay sa atin. Ang oras ay katumbas ng buhay. Kailangan natin itong gamitin para sa paggawa ng kalooban ng Diyos. At ngayon, ang isa pang mahalagang bagay ay ang pagpipigil sa kayamanan. Bahagi ako itong naibahagi sa inyo noong nakaraan, pero ibabahagi ko ito sa inyo. May mga gusto akong sabihin sa inyo. Ganap na mahalaga para sa isang Kristiyano na maging mapagpigil sa sarili patungkol sa kayamanan. Habang tayo ay nakatira sa mundo, tayo ay nagtatrabaho, kumikita ng pera at gumagastos, di ba? Ang kayamanan ay isang kinakailangang parte sa ating buhay. Kaya nga kailangan mong kumita at gumastos ng pera. Ang mga Kristiyano ay nagtatrabaho mabuti upang kumita ng pera. Kaya kung paano mo ginagastos ang pera at kung paano mo ginagamit ang iyong kayamanan ay talagang napakahalaga. Kaya nga, mayroong maraming salita sa Biblia patungkol sa kayamanan. Subalit, kailangan mong makontrol na mabuti ang iyong kayamanan ng maayos ayon sa Biblia. Ang pagpipigil sa sarili patungkol sa kayamanan. Ito ay matatawag na buhay pang-ekonomiya ng isang Kristiyano. Kapag ang isang asawang lalaki ay kumikita ng pera, ang asawang babae ay kailangang gumastos ng matalino. Ang asawang lalaki ay nagtatrabaho ng mabuti upang kumita ng pera. Pero kung ang asawang babae ay gagastusin ang lahat ng pera ng ganun-ganun na lamang, ito ay malaking problema. Gumagastos ka ng pera ng ganun-ganun na lang, kung gagawin mo ito, ang sambahayan mo ay masisira. Tayong mga Kristiyano ay dapat na magkaroon ng mabuting pagkontrol sa kayamanan. Isa pa, dapat din nating matutunang mabuti kung ano ba ang buhay pang-ekonomiya ng isang Kristiyano. Ang 2,000 taong kasaysayan ng Israel sa Lumang Tipan, mula sa panahon ni Abraham hanggang sa panahon ng unang pagdating ni Jesus, ay isang modelo ng 2,000 taong kasaysayan ng Iglesia mula nang dumating si Jesus. Alam natin ito. Ang Israel ay piniling bayan ng Diyos upang maglingkod sa Diyos. Subalit bago sila nakapaglingkod sa Diyos, bumaba muna sila sa Ehipto upang maglingkod sa Faraon. Sa halip na maglingkod sa Diyos, sa Faraon ang kanilang pinaglilingkuran. Sa loob ng apat na raang taon, naglingkod sila sa Faraon. Ano ang itinuturo nito? Sa halamanan ng Eden, ang isang taong nilalang ayon sa larawan ng Diyos para sa layunin ng Diyos ay naglingkod sa Diablo sa halip na maglingkod sa Diyos. Kaya nga tayo ay naging mga alipin ng Diablo at nakatanggap ng sumpa. At ang ibig sabihin ng 400 taon, ang numero 4 ay numero ng mundo, numero ng paghihirap. Alam niyo ito. Hindi sila ganap na mapapalaya kung basta na lamang sila aalis ng ganoon. Gaano ba kalaki ang kapangyarihan ni Faraon? Kaya't ipinadala ng Diyos si Moises upang magpamalas ng 10 salo. Sa huli ay namatay ang bawat panganay. Ang mga panganay ng Israel ay nakaligtas mula sa salot ng kamatayan. At ano ba ang kwento ng pagdanak ng dugo ng tupa, pagtaka sa salot sa pamamagitan ng dugo, at paglaya mula sa Ehipto? Ang taong nabubuhay sa pagnanasa sa mundong ito, ganoon ang mga panganay na anak ng Ehipto. Ang mga naligtas mula sa paghukom ay naging tagapagmana ng Diyos, katulad ng mga panganay sa Israel. Sa pamamagitan ng dugo ng kordero, ang makasalanan na dapat mapupunta sa impyerno ay naligtas. Kung saan namatay ang mga panganay na anak ng Ehipto,
ang mga panganay ng Israel ay iningatan sa pamamagitan ng dugo ng kordero, at sila ay lumabas sa Ehipto. Hinati ng Diyos ang dagat na pula at tumuwid sila sa dagat sa tuyong lupa. Sila ay naglakbay sa ilang sa loob ng 40 taon. Pinatnubayan sila ng Diyos sa pamamagitan ng haliging ulap sa araw at haligi ng apoy sa gabi. Pinakain sila ng mana araw-araw. Binigyan sila ng Diyos ng tubig nang hinampas ni Moses ang isang bato. Para sila ay makainom, ganun na nangyari. Sa loob ng 40 taon, ang kanilang kasuotan ay hindi nasira, ni hindi na maga ang kanilang mga paa. Sila ay iningatan at ginabayan sa pamamagitan ng himala ng Diyos. Ang layunin ng paglabas sa kanila sa Ehipto ay upang ibigay sa kanila ang lupain ng Kanaan. Sinasabi na ang lupain ay dinadaluyan ng gatas at pulot. Ano daw? Ang lupa ay lupa. Kung aagos ang gatas at pulot sa lupa, ito ay dudulas. Kaya paano ka makakalakad dito? Ang ibig sabihin nito ay napakagandang lupain. Kaya nga sa awit, ito ay tinatawag na lupaing maganda. Ang lupaing maganda, ito ay modelo ng walang hanggang langit. Gusto ng Diyos na maibigay sa kanila ang lupain ng Kanaan. Subalit nakapasok ba kaagad sila sa lupain ng Kanaan pagkatapos lumabas sa Ehipto? Hindi po. Sa pamamagitan ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos, iniligtas sila mula sa kapangyarihan ng Faraon gaya ng ama na nakayakap sa kanyang anak. Ganon ang ginawa ng Diyos sa kanila. Iningatan sila sa ilang. Tinakpan ng Diyos ang mainit na sinag ng araw ng haliging ulap sa araw, at pinainit ang malamig na hangin ng haliging apoy sa gabi. Pinamahalaan ang kanilang daan, at sila ay prinotektahan at iningatan. Ganoon sila ginamayan at pinatnubayan ng Diyos. Kung ang bilang ng mga lalaki lamang ay 600,000, ang pangkalahatang bilang kasama ang mga babae at mga bata ay mahigit 2 milyon. Dumaan ako dati sa ilang ng Sinai, ang ilang kung saan ang mga Israelita ay naglakbay sa loob ng 40 taon. Dumaan ako dati doon. 2 beses gamit ang bus. Kung wala ang kapangyarihan ng Diyos, hindi sila makakalampas doon. Kahit na sa ngayon, walang bagay doon maliban sa disyerto. Mga lambak at talampas, yun lang. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos lamang. Subalit ano ba ang ginawa ng mga Israelita hanggang sa makapasok sila sa lupain ng Kanaan? Tuwang-tuwa sila noong una, noong sila ay lumabas sa Ehipto. Umaawit sila at nagpupuri sa kapangyarihan ng Diyos pagtawid sa dagat na pula. Subalit, pagkaraan lamang ng ilang sandali, sila ay nakaranas ng mga kahirapan. Sinisi kaagad nila si Moises. Tinawag mo ba kami upang magdusa sa ilang na ito? Gusto mo ba kaming patayin? Sinisisi nila ang Diyos. Nang sila ay magreklamo na wala silang makain, binigyan sila ng Diyos ng mana. Subalit gusto nilang kumain ng karne. Kaya pinakain sila ng karne ng pugo. Pero nagreklamo na naman sila pagkaraan ng ilang sandali. Bakit sila ganito? Dapat muna silang manalangin kung sila ay nangangailangan. Inilabas ba sila ng Diyos upang patayin? Ito ay biyaya at kapangyarihan ng Diyos na inilabas sila mula sa Ehipto at pinatnubayan sa ilang. Patuloy sana silang ginabayan at iningatan ng Diyos. Pero hindi sila naniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik na naman sila upang magreklamo. Gusto nilang patayin si Moises at gusto nilang bumalik sa Ehipto. Sa tuwing nakikita natin yung nangyari sa kanila, nasasabi natin, paano nila nagawa ang ganoon? Sa ngayon, ang mga tao ay bumabiyahe mula sa Ehipto hanggang sa lupain ng Kanaan. Tumatagal lamang ang biyahe ng ilang oras sa kotse. Ang mga turista ay umaakyat baba sa bundok ng Sinai na nasa daan, kaya tumatagal ng ilang sandali. Kung hindi, aabot lamang ito ng ilang oras. Kahit na lakarin ay tatagal lamang ng ilang araw. Subalit bakit umabot ng 40 taon sa ilang ang mga Israelita?
kasi hindi sila nagtiwala sa kapangyarihan ng Diyos, sapagkat sumuway sila sa salita ng Diyos. Pinakain sila ng Diyos ng mana araw-araw, pinainom ng tubig mula sa bato, at sila ay iningatan, ngunit hindi sila naniwala at sumuway sa salita ng Diyos. At noong si Moises ay nawala ng ilang saglit, nawala na rin ba ang Diyos? Gumawa kaagad sila ng Diyos-Diyosan, gintong guya, at sila ay kumain, uminom at sumayaw sa harapan nito. Ngayon, ano ba ang itinuturo nito sa atin? Ayon sa 1 Corinto chapter 10 verse 1 to 10, ang mga Israelita ay nagreklamo at nangalunya sa ilang sa loob ng 40 taon. Sumamba sa mga Diyos-Diyosan, hinamo ng Diyos, at pagkatapos silang lahat ay pinatay sa ilang. Sa 1 Corinto 10:5, subalit hindi nalugod ang Diyos sa karamihan sa kanila sapagkat sila'y ibinuwal sa ilang. Ang bilang ng mga lalaki na maaaring makapaglakad ng malayo ay 600,000. Ngunit dalawang lalaki lamang, sina Josue at Caleb, ang nakapasok sa lupain ng Kanaan. Ang lahat ng iba pang kalalakihan ay namatay doon sa ilang. Kinalagkad silang lahat ng Diyos hanggang sa sila ay mamatay. Ang marami pang detalye ay napag-aralan na natin dati, di ba? Pero ano bang sinabi sa 1 Corinto chapter 10 verse 11? Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa, bilang pangaral sa atin na dinatnan ng katapusan ng panahon. Halimbawa para sa atin, upang huwag tayo magnasa ng mga bagay na masama na kagaya nila. Bilang pangaral sa atin, ito ay isinulat upang tayo ay matauhan. Sinasabi nito na kahit na mga naligtas ay pwede pa rin makagawa ng kaparehong bagay, maging ang mga Kristiyano rin. Ang biyaya at kapangyarihan ng Diyos ang nagligtas sa atin. At iniingatan tayo ng Diyos hanggang sa makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Tayo ay kanyang patuloy na iniingatan. Sa 2 Timoteo Kapitulo 4, sinabi ni Pablo, "Ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat masamang gawa, at ako ay kanyang iingatan para sa kanyang kaharian sa langit." Pagkatapos na iligtas tayo ng Panginoon, sasabihin ba niya, "Hoy, magkita na lang tayo sa langit, ha?" Sinabi ni Jesus, "Hindi ko kayo iiwan ng nag-iisa. Ako ay darating sa inyo. Oo, ikaw ay aking tutulungan. At maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat." Bilang ng Diyos ang lahat ng buhok sa aking ulo. Kaya ano pa ang hindi niya alam? Ibig sabihin, alam niya ang lahat ng tungkol sa akin at nais niya akong tulungan hanggang sa makapasok sa kanyang kaharian. Subalit, bakit tayo nagdurusa? Bakit tayo pag-alagala? Kasi hindi naman natin ito pinaniniwalaan. Hindi tayo naniniwala sa proteksyon at paggabay ng Diyos. Hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos. Minsan ay iniisip natin na mas matalino pa tayo kaysa Diyos. Iniisip natin na ang ating mga pag-iisip ay mas tama kaysa salita ng Diyos. Nais nating mamuhay ayon sa sarili nating pamumuhay, lalo na pagdating sa mga bagay patungkol sa pinansyal. Sa Mateo Kapitulo 6, verse 32, "Sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito, at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito." Subalit hindi natin ito pinaniniwalaan. Kaya ngayon, sinusubukan nating mamuhay ayon sa sarili nating pamamaraan. Maaring hindi tayo namumuhay ng may pagpipigil pagdating sa mga material na bagay. Kaya dahil hindi tayo naniniwala sa katotohanan na tutulungan at ginagabayan tayo ng Diyos, nabibigo tayo sa ating buhay pananampalataya. At dahil sa hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos, hindi natin nalalaman na tayo ay tumatanggap ng puot sa halip na pagpapala mula sa Diyos. Kaya kailangan nating maniwala na tayo ay ginagabayan ng Diyos. Tinutulungan niya tayo. Kung ang mga Israelita ay nabuhay lamang sa pagsunod na umaasa sa kapangyarihan ng Diyos, sana ay mabilis silang nakapasok sa lupain ng Kanaan pagkalabas mula sa Ehipto. Hindi naman
Nagtagal, nakalapit kaagad sila sa Kanaan, di ba? Kaya nga nagpadala sila ng tigiisang espiya. Yung 12 tribo, tigiisa, nagpadala upang tiktikan ang lupain ng Kanaan. Sabi nila, nung makita nila yung lupain, nakakagulat. Napakagandang lupain. Sila ay pumitas ng 1 kumpol ng ubas. At 2 tao ang pumasa nito. Napakalaki ng ubas. Mataba ang lupain. Maganda ang lupain. Napakabuti ng lupain. Subalit ang problema ay mayroong mga higante na nakatira doon. At nang makita namin sila, kami ay naging parang tipaklong sa aming sariling paningin. Mamamatay lang tayong lahat kung pupunta tayo doon. Tumakas na tayo at bumalik sa Ehipto. Gawin natin ito para huwag mamatay yung mga anak natin. Tanging 2 tao lamang, sina Josue at Caleb, ang nagsabi, hindi. Hindi, ang lupain na iyon ay ibinigay na ng Diyos sa atin. Sila ay parang tinapay lamang sa atin. Makakapasok tayo roon. Kaya sinubukan ng mga tao na pagbabatuhin sina Josue at Caleb. Kung ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi nagpakita ng sandaling iyon, marahil ay pinagbabato na sina Josue at Caleb hanggang sa mamatay. Kaya nga sa loob ng 40 taon, ang araw na kayo ay nagsiyasat sa lupain, 40 araw ay magiging 40 taon, at ikaw ay mahihiga sa ilang at mamamatay. Kinaladkad ng Diyos hanggang sa mamatay ang lahat ng masuhayeng tao na hindi naniwala sa mga pangako, kakayahan at salita ng Diyos. Kung naniwala lamang sila at sumunod, hindi sana sila tumira sa ilang sa loob ng 40 taon. Nakapasok sana sila kaagad. Hindi ba't ganito ang nangyari sa kanila? Subalit, dahil sa hindi sila naniwala sa kapangyarihan ng Diyos, patungo sa Kanaan, patungo sa Ehipto, nagpabalik-balik sila at nagpaikot-ikot. Hinayaan sila ng Diyos na patuloy na mahirapan at magdusa. Namatay ang lahat pagkatapos makaranas ng hindi kailangang pagpapagod. Pinigilan nila ang Diyos na gawin ang gusto niyang gawin. Pinigilan nila ang paggawa ng Diyos. Inantala nila ang gawain ng Diyos. Ang mga Israelita na pinabunuan ng Diyos mula sa Ehipto ang nagpalungkot sa Diyos. Paano naman sa ngayon? Sa tingin ba ninyo ay maganda na ang takbo ng ating buhay Kristiyano? May ilang bagay na kung saan ay mabuti tayo. Ngunit mas marami ang mga maling bagay sa atin. Kaya nga, ang 40 taon ay ang buhay na pag-alagala. Pupunta ka ng kaunti sa panig ng Diyos, at pagkatapos ay babalik ulit sa panig ng sanlibutan. Pabalik-balik. Kaya nga nagpabalik-balik sa pagitan ng biyaya at puot ng Diyos. Kaya nga ang mga nangyari sa mga Israelita sa 1 Korinto 10:11, ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa at nasulat bilang pangaral sa atin na dinatnan ng katapusan ng panahon. Ngayon, paano tayo nabubuhay sa huling panahon na ito? Ngayon ay pag-isipan nating mabuti ang ating buhay pang-ekonomiya patungkol sa ating mga pag-aari. Ang paraan kung paano tayo kumikita ng pera ay ibang-iba sa mga tao sa mundong ito. Bakit? Ang mga tao sa sanlibutan ay pwedeng kumita ng pera sa kahit na anumang paraan. Pwede silang gumawa ng masama, mandaya. Kahit na masama ay pwedeng magkaroon ng magandang buhay, di ba? Pero paano naman ang mga Kristiyano? Ang mga Kristiyano ay hindi mabubuhay kung wala ang tulong ng Diyos. Inaakala natin na pwede tayong mamuhay sa sariling paraan.
Subalit, sa oras na magsabi ang Diyos ng hindi, bigla tayong lubos na babagsak. Kahit na walang dahilan, tinatawag natin itong disiplina. Walang disiplina para sa mga hindi paligtas. Malapit na silang pumunta sa impyerno. Sige, mabuhay ka ayon sa gusto mo. Katulad ng baboy sa isang pistahan, habang papalapit ang araw ng kapistahan, sige, pakainin mo lang. Pero sa araw ng kapistahan, kakatayin yung baboy. Sa Hob, ang kanilang mga araw sa kaginhawaan ay ginugugol at sila'y payapang bumababa sa Sheol. Maingit ba kayo sa ganyan? Ngunit minsan ay tumitingin tayo sa kanila at sinasabing, sana ay ganoon din ang buhay ko. Hindi yan ang gustong ibigay sa atin ng Diyos. Dapat tayong gumawa ng mabuti sa harapan ng Diyos. Sinabi niya na kung mabubuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos, ibibigay ng Diyos ang lahat ng mabuting bagay. Ayon sa Roma 8:32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit naman hindi niya ibibigay sa atin ang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Ibig sabihin, ang Panginoon, siya na ibinigay ang buhay ng kanyang anak para iligtas tayo, ay handang ibigay sa atin ang lahat ng bagay. Ano ba ang ibig sabihin ito? Ibig sabihin, ibibigay niya sa atin ang lahat ng kailangan natin. Ibig sabihin ba nito ay ibibigay niya kaagad ang maraming bagay sa atin? Bibigyan niya tayo ayon sa ating pangangailangan. Sa unang Timoteo, ngunit kung tayo may pagkain at damit, masaya na tayo sa mga ito. Tama, tayo mga Kristiyano, dapat nating malaman ang sinabi sa ikalawang Korinto, chapter 13, verse 8. Sapagkat kami walang magagawang anuman laban sa katotohanan, kundi tanging para sa katotohanan. Kailangan nating malaman na wala tayong magagawa kung wala ang salita ng Diyos. Kailangan nating malaman na hindi tayo maaaring lumakad papalayo sa salita ng Diyos. Iniisip mo ba na kaya mong mamuhay ayon sa gusto mo kahit na hindi naman ito ayon sa salita ng Diyos? Alam ninyong mabuti ang talata na ito sa Biblia, pero tingnan pa rin natin. Mga awit, 52, verse 7. Awit, 52, verse 7. Basahin ko po. Pagmasdan ninyo ang tao na hindi ginawang kanlungan ang Diyos, kundi nagtiwala sa kasaganahan ng kanyang mga kayamanan at nagpalakas sa kanyang nasa. Pagmasdan ninyo ang tao na hindi niya ginawang kandungan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi siya umasa sa Diyos. Ang Diyos ay aking katulong. Kailangan nating maniwala at umasa sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng ating kailangan. Ngunit mayroong mga tao na umaasa sa kanilang sariling kakayahan at hindi sa Diyos. Pagmasdan ninyo ang tao na hindi niya ginawang kanlungan ng Diyos, kundi nagtiwala sa kasaganaan ng kanyang mga kayamanan at nagpalakas sa kanyang nasa. Ito ay masamang bagay. Ang ganitong tao ay hindi kailangan ng Diyos. Tingnan ulit natin sa chapter 49. Awit 49, verse 6 to 8. Mga taong nagtitiwala sa kanilang kayamanan at ipinaghahambog ang kasaganahan ng kanilang mga kayamanan. Tunay na sa anumang paraan ay walang taong makakatubos sa kanyang kapatid. Niibigay sa Diyos ang kabayaran ng kanyang buhay, sapagkat ang pantubos sa kanyang kaluluwa ay mahal at dapat siyang huminto magpakailanman. Dito, mayroong mga tao na sa kanilang kayamanan umaasa. Hindi sa Diyos umaasa. Na kapag mayroon kang pera at kayamanan, hindi mo na kailangang umasa sa Diyos. Napoprotektahan ka ng pera, paliligayahin ka at ito ang bahala sa iyong kinabukasan. Mga taong nagtitiwala sa kanilang kayamanan at ipinaghahambog ang kasaganaan ng kanilang mga kayamanan. Ang paghahambog ay ang pagyayabang sa iyong sarili o ang pagmamataas.
sila ay nakatuon sa kanilang sariling kasiyahan. Tunay na sa anumang paraan ay walang taong makakatubos sa kanyang kapatid. Ang ganitong uri ng tao ay mahihirapang makapagdala ng kaligtasan sa ibang tao. Ang banal na espiritu ay hindi kikilos. Niibigay sa Diyos ang kabayaran ng kanyang buhay. Maliligtas mo ba ang isang tao sa pamamagitan ng pera? Ibinigay ni Jesus ang kabayaran para sa lahat ng tao. Kaya kailangan nating maniwala sa biyayang ito at sa ginawa ng Diyos. Tunay na sa anumang paraan ay walang taong makakatubos sa kanyang kapatid, niibigay sa Diyos ang kabayaran ng kanyang buhay, sapagkat ang pantubos sa kanyang kaluluwa ay mahal at dapat siyang huminto magpakailanman. Ang pagliligtas sa buhay ng isang tao ay mas mahalaga kaysa buong sanlibutan. Kaya wala tayong ibang magagawa kung hindi tayo naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag lumiit ang ating kayamanan, tayo ay nahuhulog sa pagmamataas, at kapag may kahirapan na, nagrereklamo tayo sa harapan ng Diyos. Sinusubukan kong sumunod sa salita ng Diyos, pero bakit mo naman ako pinapahirapan ng ganito? Pinapahirapan? Gaano ba naghirap si Jesus? Maging ang mga alagad ni Jesus ay labis na naghirap, at ang mga naunang banal ay labis na nagdusa sa matinding kahirapan, pag-uusig at sakripisyo. Kung ikukumpara sa kanila, tayo ay namumuhay ng maayos. Pero mahirapan lang tayo ng kaunti kumpara sa iba, sinasabi na natin, sobrang hirap naman. Bakit ba napakahirap ng buhay ko? Bakit ba ako pinapahirapan ng Diyos? Pagka ganito, ano ba ang pinagkaiba natin sa mga Israelita na nagreklamo sa Diyos dahil sa kaunting kahirapan sa ilang? Sinabi nila, bumalik tayo sa sanlibutan. Ano? Bumalik sa sanlibutan? Sila ay dumaan sa dagat na pula at hinabol sila ng hukbo ng Ehipsyo. Pero silang lahat ay nalunod sa dagat na pula. Pwede pa ba silang bumalik sa Ehipto? Hindi na sila pwedeng makabalik. Walang taga-Ehipto ang pwedeng makasunod sa mga Israelita kung walang pahintulot ng Diyos. At ang mga Israelita ay hindi na maaaring makatawid pabalik sa Ehipto. Kung tayo ay tunay na ipinanganak na muli, hindi na tayo makakabalik sa sanlibutan. Namuhay lamang sila na paikot-ikot sa ilang. Sila'y nagpagalagala sa ilang sa loob ng 40 taon. At ang mga Kristiyano ay hindi masyadong nag-iisip na mabuti tungkol sa kayamanan. Sinasabi ng iba, ako ang kumikita ng pera, kaya gagastusin ko ito. Kaya bakit nakikialam ang Diyos? Tingnan natin sa 2 Timoteo, chapter 3. Verse 1 to 5, babasahin ko po. Ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa sarili, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Sa verse 1, unawain mo ito. Kailangan nating alamin, malaman. Ano ang dapat nating malaman? Na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian. Ang katapusan ng panahon ay tinatawag ding huling araw sa Biblia. Halos 2,000 taon ang mula sa unang pagdating ni Jesus hanggang sa kanyang muling pagdating. Marami sa mga tao ang nagsasabi, mga huling araw sa katapusan ng panahon. Kailan ba ang huling araw sa katapusan ng panahon? Ito ay ang pagdating ng Panginoon. Tunay na nabubuhay na tayo sa panahon na malapit na ang araw na ito. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na, kaya't kayo ay magpakatino at magpigil sa sarili, alang-alang sa inyong mga panalangin. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas.
Ang katapusan ay malapit na, hindi mo ba nakikita? Ang mga tao sa sanlibutan ay gumagawa ng maraming plano na para bang sila ay mabubuhay ng 10,000 taon. Sa oras na magsabi ang Diyos ng hindi, tapos na ang lahat. Dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa, kanyang binibigo ang mga panukala ng mga bayan. Hindi ba't napag-aralan natin dati sa mga awit 33? Sinisira ng Diyos ang lahat ng mga gusaling itinatayo ng mga tao na kasing taas ng tore ng Babel noong 21 siglo. Kaya sinasabi, at ikaw, naghahanap ka ba ng mga dakilang bagay para sa iyong sarili? Huwag mo nang hanapin ang mga iyon, sapagkat narito, ako'y magdadala ng kasamaan sa lahat ng laman. Ang araw ng paghuhukom ng Diyos ay malapit na, at ang pagmamataas ng tao ay tagos hanggang langit, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian, panahon ng kapighatian, nakahanda na ang lahat para sa paghuhukom ng Diyos. Ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi. Ang pag-ibig sa salapi ay ang ganap na pagkamakasarili. Ito ay individualism. Ano ang ginagawa nila dahil sa mahal nila ang pera? Mahal nila ang pera at hindi nila kailangan ng Diyos. Maraming tao ang nasisira dahil sa pera. Pera, pera, pera. Si Judas Iscariote na sumunod kay Jesus sa loob ng 3 at kalahating taon, narinig niya ang mga salita ni Jesus at nakakita siya ng mga himala. Subalit ipinagbili niya sa Jesus sa halagang 30 piraso ng pila. Siya ay nabaliw sa pera. Ang pera ay nagpapabaliw sa mga tao. Mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi. Habang lumalapit ang huling araw, ay mas dumarami ang ganyang tao. Golden omnipotence. Maraming tao ang nag-iisip na kapag mayroon silang pera, ay magagawa na nila ang lahat ng bagay. Maibigin sa salapi, mayayabang. Ibig sabihin ay mataas ang tingin sa sarili. Ipinagyayabang nila ang kanilang sarili. Ang pagmamalaki na ito ay hindi pagkilala sa Diyos. Sinasabi nila, bakit naman ako naging makasalanan? Bakit naman ako mapapahama? Ang mataas na pagtingin sa sarili ay pagiging arugante. Sa harapan ng Diyos, sila'y mapagmalaki, mapanlait. Mga mapagmalaki, mapanlait. Ang pandalait ay kalapastanganan. Ang Diablo ay isang lapastangan. Nilapastangan niya ang Diyos at lumaban siya sa Diyos. Ang mga tao sa sanlibutan ay pwedeng maging kagaya nito. Magiging kagaya nito sa mga huling araw. At maging ang mga taong ligtas ay pwede rin makisabay sa kanila. Alam ba ninyo? Sinasabi ng mga ligtas na tao na, hindi naman ako ganyan. Talaga? Pakisiyasat mong mabuti kung ganyan ka ba o hindi. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang. Ngayon, ang pisikal nating mga magulang ang nagluwal sa atin at nagpalaki sa atin. At ang biyaya mula sa ating mga magulang ay talagang napakalaki, tama? Ang bawat isa ay dapat na parangalan at pagsilbihan ng kanilang mga magulang. Ang kanilang mga magulang ang nagluwal sa kanila. Pinalaki sila, tinuruan sila sa buhay, ngunit itinuturing ng iba na ang kanilang mga matatandang magulang ay pabigat. Sinasabi niya, bakit hindi na lang sila mamatay kaagad? Sumusuway siya at nagre-rebelde sa kanyang magulang. Sinasabi niya, bakit mo pa ako iniluwal? Ano ba ang nagawa mo para sa akin? Ano daw? Siya ay kagaya ng mga Israelita noong iniligtas ng Diyos mula sa Ehipto. Sinabi nila sa Diyos, bakit mo kami inilabas mula sa Ehipto? Inilabas mo ba kami upang magdusa? Siya ay nagre-rebelde. Wala man lamang pasasalamat sa biyaya ng kanyang mga magulang. Kaya nga marami sa mga matatanda ang nagpapakamatay sa mga panahong ito. Bakit?
Pakiramdam kasi nila ay pinagtaksilan sila dahil sa pinabayaan sila ng kanilang mga anak. Iniisip nila, mas mabuti pang mamatay ako. Hindi iniiwan ng mga magulang ang kanilang mga anak, ngunit iniiwan ng anak ang kanilang mga magulang. Suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob. Mga walang utang na loob. Hindi sila marunong magpahalaga sa biyaya ng kanilang mga magulang. Hindi nga sila marunong magpasalamat kahit sa Diyos. Dapat tayo magpasalamat kung tayo ay nakatanggap ng biyaya mula sa iba. Hindi rin sila marunong tumanaw ng utang na loob. Talagang kakaiba. Kahit na marami tayong ginagawang mabuti para sa kanila, kapag nagkakamali tayo, sumasama ang loob nila at lumalaban. Ang mga tao ay hindi marunong magpasalamat. Ang mga taong naligtas ay tumanggap ng napakaraming biyaya mula sa Diyos. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Pero napakabilis makalimot sa biyayang ito. Ano ang aking isusukli sa Panginoon? Pagkatapos ay mabilis nilang nakakalimutan. Sinusuklian ba nila? Nabubuhay lamang sila na walang pagpapahalaga sa biyayang ito. Iniisip nila na yung pagpunta sa church ay sobrang malaking bagay na. Mga walang utang na loob, walang kabanalan. Ang ibig sabihin ng walang kabanalan ay hindi pinaglilingkuran ang Diyos bilang Panginoon ng kanilang buhay. Walang pagnanais na mabuhay para sa kalooban ng Diyos. Nabubuhay para sa kanilang sariling paraan. Hindi ito kabanalan. Ang pagiging banal ay pagiging hiwalay sa sanlibutan. Pero walang hiwalay na buhay. Hindi kayong lahat, subalit maaring marami ang kagaya sa ibang mga Kristiyano na muling nakikihalo sa sanlibutan. Walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig. Ang pagiging tao ay halos hindi na makita sa mga araw na ito. Mga walang awa, ayaw mong patawarin ng iba na nakagawa ng mali sa iyo. Hindi ko palalampasin ang ginawa mo. Mga walang awa, hindi ba dapat na nagpapatawad tayo sa isa't isa? Pinatawad tayo ng Panginoon noong tayo ay nararapat na mapunta sa impyerno. Kung gayon nga, ay ano ang hindi natin kayang patawarin? Dapat nating itapon ang pagkagalit na mayroon tayo. Sinasabi ng Biblia, kung maghahandog ka ng iyong kaloob sa dambana, at doon ay naalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anuman laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang kaloob mo at humayo ka, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka magbalik at maghandog ng iyong kaloob. Subalit hindi pa rin tayo makapagpatawad. Hawak-hawak natin ang pagkagalit na parabang alahas na mahalaga. Mga walang habag, mga mapanirang puri. Ang paninirang puri ay pagsasalita habang nakatalikod ang iba. Namimintang at gumagawa ng mga maling paratang, mga walang pagpipigil sa sarili. Hindi natin mapigilan ang ating damdamin at mga pagnanasa. Kagaya ng spoiled na bata, sinusubukan mong gawin kung ano ang gusto mo. Hindi mo mapigilan. Ang banal na espiritu ay tutulong sa atin kung tayo ay mananalangin at magnanais na gustong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Mababangis. Ang pagiging mabangis ay pagkilos na parang hayop. Ang 2022 ay taon ng tigre. Hindi ko alam kung sino ang gumawa ng Chinese zodiac. Gusto ba ninyo ang tigre? Gusto mo ba ng isa sa bahay mo? Ibig kong sabihin, bakit naman hindi, di ba? Kasi siguro naman ay mayroon kayong mga pusa sa inyong lugar at ang tigre ay isa lamang malaking pusa. Mas gusto ko ang mga aso.
Gusto ko silang kasama sa labas, kagaya sa bakuran. Pero hindi ako papayag na alagaan ko sila sa loob ng bahay. Marami ako nakikitang tao ngayon na inaalagaan ang kanilang aso na parang sarili nilang anak. At ang gastusin sa pagpapalaki sa aso ay halos kasinlaki ng pagpapalaki sa anak. Kaya ang mga Kristiyano ay hindi dapat na gumawa ng ganito. Paano naman ang pusa? Noon mayroong isang pusa na nanatili ng ilang araw sa bahay ko. Ginamit niya ang kanyang kuko upang umakyat sa kortina. At anong nangyari? Kailangan kong itapon ang mga kortina. Ang pusa ay nagiging mabangis kapag nangiistorbo sa kanila, kapag may nangiistorbo sa kanila. Kahit na tayong mga tao, mayroong likas na kabangisan sa atin. Mayroon tayong kabangisan sa loob natin. Ito'y sobrang nakakatakot. Minsan, ang iyong init ng ulo ay gaya ng lason. Mayroong malupit at malatigreng kabangisan sa loob ng tao. Subalit ang mga Kristiyano ay hindi dapat mabangis. Salip, tayo ay dapat na mabuhay na gaya ng mga tupa. Kung iba ay nagsasalita tungkol sa iyo, ikaw ay nagiging mabangis. Minsan nakakakita ako ng mga Kristiyano na nagtatalo, nakakatakot, nagmumura at nagwawala. Tama ba ang ganito sa mga Kristiyano? Mga hindi maibigin sa sarili, sa mabuti. Mga hindi maibigin sa mabuti. Ang pagiging mabuti ay ang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at sumunod sa kanyang salita. Subalit ayaw mo. Mga taksil, pinagtataksil nila ang kanilang mga kaibigan at kapatid para sa kanilang sariling pakinabang. Sinasabi sa Biblia, bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili naman. Ngunit ipinagbibili nila ang katotohanan. Wala itong pinagkaiba sa pagkakanulo kay Jesus. Mga taksil, pinagtataksilan nila ang katotohanan at ipinagbibili ang kanilang konsensya at dinadaya ang mga kaibigan gaya ng pagtataksil ni Judas kay Jesus. Nabubuhay sila sa kasamaan na walang pakialam sa iba. Ganito ang mga tao sa mundong ito. Dapat kayong maging maingat na huwag silang tularan. Isa ito sa mga likas na ugali ng laman. Matitigas ang ulo. Anong ibig sabihin nito? Dapat kang maging maingat sa iyong pananalita at pagkilos. Ngunit ikaw ay pabaya. Matitigas ang ulo, mga palalo. Ito ay pagiging mapagmataas at arugante. Mataas ang tingin nila sa sarili. Mga maibigin sa kalayawan sa halip na mga maibigin sa Diyos. Mas iniibig nila ang kasiyahan ng laman kaysa ibigin ng Diyos. Kapag ikaw ay umaawit ng papuri, "If I ever love thee, my Jesus, this now," sasabihin ng Diyos, "Magaling kang magsinungaling. Sigurado ka bang ako ang mahal mo? Ang mahal mo ay pera, ang iyong sarili, kalayawan at lahat ng para sa iyong laman. Hanggang salita lang yung sinasabi mong mahal mo ang Panginoon." Mga maibigin sa kalayawan sa halip na mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Mayroon lamang anyo ng kabanalan sa pamamagitan ng maayos na pananamit, pag-awit ng himno, pananalangin, at pagsamba sa Diyos. "Kumusta Diyos? Naghahandog ako sa iyo ng isang buhay na handog, o Diyos." Seryoso ka ba? Ganito ang anyo ng isang relihiyosong Kristiyano. Ang kanilang church building ay kahanga-hanga. Sila ay sumasamba sa mga seremonya. Mukhang matapat at mataimtim. Magandang tingnan. Kahit ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay magagaling sa ganyan. Mayroon silang anyo ng kabanalan. Subalit walang kapangyarihan ng katotohanan at pagsunod sa salita ng Diyos. Wala.
Ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Walang buhay ng kabanalan. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Bakit ito sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo? Isinulat ni Apostol Pablo ang aklat na ikalawang Timoteo noong siya ay nasa Roma habang nangangaral ng Ebanghelyo. At ipinadala niya ito kay Timoteo bago ang kanyang kamatayan. Hindi niya gusto na si Timoteo ay maging tulad sa makasanlibutan. Hangad rin niya na ang mga naniniwala sa Diyos ay magkaroon ng buhay na kabanalan. Hindi ito mangyayari kung wala ang kapangyarihan ng Diyos at masunuring buhay. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pananalita, kundi sa kapangyarihan. Kayo ay puro salita lamang. Malapit lang kayo sa Diyos sa inyong labi. Ngunit ang inyong puso ay malayo sa Diyos. Ang inyong puso ay malayo sa Diyos. Ganito ang makikita sa katapusan ng panahon. Ngunit tayo ay dapat na magiiwalay mula sa makasalanang mundo na ito sa huling araw. Ngunit ang wakas ng lahat ng bagay ay malapit na kayo ay magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong panalangin. Ang wakas ng lahat ng bagay ay malapit na. Ang mundong ito ay napupuno na ng kasalanan. Kung paanong ang mundo noon ay bumaha bago na kung paano ang mundo noon bago bumaha na puno ng kasalanan, ang mundong ito ay punong-puno na rin. Si Noe ay banal. Siya ay lumakad na kasama ng Diyos. Iniligtas siya ng Diyos. Kahit na sa mundong ito tayo nakatira, dapat tayong maging banal at nakahiwalay sa kasalanan. Dahil sa tayo ay naligtas, hindi tayo kabilang sa mundong ito kahit na nakatira pa tayo dito. Tayo ay mga tao na ibinukod ng Panginoon na papasok sa kanyang kaharian. Pwede nating mapigilan ang biyaya ng Diyos na gusto niyang ibigay sa atin sa pamamagitan ng hindi paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos, hindi pagsunod sa kanyang salita at pamumuhay ayon sa ating sariling paraan. Ang inyong mga kasamaan na nagpalayo ng mga ito at ng inyong mga kasalanan ang nagsipigil ng kabutihan para sa inyo, Jeremiah 5:25. Pinipigilan mo ang biyaya ng Diyos at namumuhay ka sa sarili mong paraan. Ginagambala mo ang gawain ng Diyos sa pamamagitan ng pagsuway mo sa Kanya. Kung aasa tayo sa kapangyarihan ng Diyos at susunod at mamumuhay ayon sa salita ng Diyos, gagawa ang Diyos ng mga dakilang gawa sa pamamagitan natin. Subalit, hinahadlangan natin ito. Inaabala natin. Kung tayo ay masuwayin, tamad, at nabubuhay ng ayon sa gusto natin, ano ba ang magagawa ng Diyos sa pamamagitan natin? Wala siyang magagawa kahit na ano. Hinahadlangan natin ang gustong gawin ng Diyos. Pinipigilan natin. Inaabala, huwag nating gawin ito. Sa unang Timoteo, 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya, at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, sa ugat nagmumula ang sustansya upang makapamunga. Kailangan nating mamunga ng bunga ng banal na spirito. Ngunit ang pag-ibig sa salapi, ito ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ang pag-ibig sa salapi, ibig sabihin ay palaging iniisip ang pera, na humaling sa pera. Iniisip nila na ang pera ang magbibigay sa kanila ng kasiyahan. Ganyan ang pag-ibig sa salapi. Ngunit ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Ito ay katotohanan. Na ang ilan, ang mga nag-iisip na mapuprotektahan sila ng pera, sa halip na umasa sa tulong ng Diyos, ay napalayo sa pananampalataya. Ibig sabihin, mas nananampalataya sila sa pera kaysa salita ng Diyos. Nagtitiwala sila sa kapangyarihan ng pera, doon sila nagtitiwala, napalayo sa pananampalataya.
Kung lalayo ka mula sa pananampalataya, mabubuhay ka ayon sa sarili mong kagustuhan. At tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Ito ay pananakit sa sarili. Wala silang kapayapaan. Sinasabi ng ilang tao na kapag ang stocks sa kumpanya na binili niya ay tumaas, ang blood pressure ay bababa. At kapag ang stocks ay bumaba, ang blood pressure ay tataas. Nababaliw na siya. Halos hindi na nga siya natutulog. Kung ganito palagi ang gagawin niya, tiyak na mamamatay siya ng maaga. Alam niyo ba? Ngayon, tayo mga Kristiyano ang dapat na unang makaalam na ang lahat ng mayroon ako ay hindi sa akin kundi sa Panginoon. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung ano ang mayroon kayo, sapagkat sinabi niya sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Kaya't panatag nating masasabi, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ang tao? Sinabi yan sa Hebreo 13:5-6. Marami man o kaunti ang ibigay niya sa iyo, dapat kang makontento at masiyahan sa ibinigay ng Diyos sa iyo. Sinabi niya na ang Panginoon ay makakasama mo, di ba? Kayo'y masiyahan na kung ano ang mayroon kayo, sapagkat sinabi niya sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Ang Panginoon ay kasama ko at hindi niya ako iiwan. Ang Panginoon ang aking katulong. Ano ba ang ikinakatakot mo? Ano ba ang ikinakabahala mo? Sinabi sa 1 Korinto chapter 6, verse 19-20, kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo ay binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Ang aking katawan, ang aking kaluluwa, ang aking kalusugan, lahat ay hindi sa akin. Ito ay pagmamay-ari ng Panginoon. Ano ba ang sa akin? Ano ba ang dinala mo sa sanlibutan? Ang aking buhay at katawan ay ginawa ng Panginoon, at ang aking buhay at kaluluwa ay binili na ng Panginoon sa isang halaga. Ang aking kalusugan, talento, mayroon man akong marami o kaunting kayamanan, lahat ay pag-aari ng Panginoon, hindi sa akin. Luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Sa Unang Kronika 29:14, ibinigay ni David ang lahat ng mayroon siya upang maitayo ang templo. Maging ang bayan ay naghandog ng kanilang ari-arian na mayroong kagalakan. Sapagkat iniisip nila na itatayo nila ang templo kung saan maninirahan ang Diyos, ibinigay nila ang kanilang puso at inihandog ang lahat para dito. Kung paanong nanalangin si David, sinabi niya, sino ba ako at ano ang aking bayan na kusang makapaghahandog sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at ang sa iyo ang aming ibinigay sa iyo. Ibinigay lamang namin ang aming natanggap mula sa iyo. Lahat ng ito ay dapat sa iyo, Panginoon. Gaano ba kalinaw ang sinabi ni David na ito? Ito ang unang bagay na dapat nating malaman. Bago ang kaligtasan, iniisip natin na ang lahat ay sa atin. Ngunit pagkatapos ng kaligtasan, nalaman natin na ang lahat ay sa Diyos. Ang aking kaluluwa, ang aking katawan, ang aking buhay, lahat ng mayroon ako ay pag-aari ng Panginoon. Ang lahat ko'y inihahandog na may kagalakan. Hindi ko isinusuko ang pagmamay-ari ko kung hindi ang sa Panginoon. Sa Panginoon ito. Sa mga Gawa 4:32, ang mga mananampalataya sa sinaunang iglesia sa Jerusalem, sino may walang nagsabi sa kanila na kanya ang anuman sa kanyang ari-arian. Walang sino mang umangkin na ang kanilang pag-aari ay kanila. Kung ganoon ay kanino pala ang pag-aari na ito? Ang lahat ay sa Diyos. Napakadakila nito, di ba? Subalit ngayon ay sinasabi natin, ang lahat na mayroon ako ay akin. Huwag mong pakialaman ang akin. Kahit na ikaw Diyos, huwag kang makialam sa akin. Sinasabi mo ba na ang lahat ay sa iyo? Ganito ba ang ginagawa mo? Kailangan nating ibigay ang dakilang kapangyarihan sa Diyos. Kailangan nating ilipat ang pagmamay-ari sa Kanya, di ba? Mula sa akin, patungo sa Diyos. Ililipat sa Kanya, kailangan din nating ilipat ang lahat ng pagmamay-ari sa Panginoon. Sapagkat kung hindi, gagawin nila ang lahat para maitago ito o kaya na may kumita ng higit at higit pa para sa kanilang sarili. Kaya mga brothers and sisters,
Hindi naman ito nangangahulugan na huwag na tayong gumawa at tumayo na lamang. Sa ikalawang Tesalonica 3:10, kung ang sino man ay ayaw magtrabaho, ay huwag din namang kumain. Sinasabi sa atin ng Biblia na huwag silang bigyan ng anumang makakain. Ang sahod na pinagpaguran natin ay hindi lamang nanggagaling sa ating pawis, pagsusumikap, sakripisyo, kundi ang dugo ni Jesus ay iwinisik din doon. Ang dugo ni Jesus ay nakawisik doon. Sapagkat ang aking kaluluwa, ang aking katawan, at ang lahat ay pag-aari ng Panginoon. Ano man ang aking nakuha sa pamamagitan ng paghihirap at pagpapagod, ay iwinisik din doon ang dugo ni Jesus. Sinabi sa Hebreo 9:21, ang tabernakulo at ang lahat ng kasangkapang ginagamit sa banal na pagsamba ay pinagwiwisikan niya ng dugo. Ang lahat ng kasangkapan na ginagamit sa paglilingkod sa Diyos ay winisikan ng dugo. Ang dugo ni Jesus ay winisik sa pera na mayroon tayo. Pwede ba natin itong gamitin ng padalos-dalos? Ang ating pananampalataya ay dapat na magsimula rito. Kailangan nating magsimula sa katotohanan na ang lahat ng mga bagay ay pag-aari ng Diyos at iniingatan ng Diyos ang kanyang pag-aari. Kailangan nating malaman na ang Panginoon ang siyang tumutulong at nag-iingat sa atin. Kailangan nating maniwala na ang Diyos ang nag-iingat, gumagabay at nagpapanatili sa atin. Sa Mateo 6:33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Sa versikulo 31, kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot. Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang kung paano silang lumalaki. At kung gayon binibihisa ng Diyos ang damo sa parang, hindi ba lalo niya kayong bibihisa? Tingnan niyo ang mga ibon sa impapawid. Hindi sila nag-aasik o gumagapas o nag-iimbak, pero pinapakain ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba higit kayong mahalaga kaysa kanila? Ang kailangan mong gawin ay hanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Kapag maraming naliligtas sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, lumalawak ang kaharian ng Diyos. Ang katuwiran ng Diyos ay natutupad kapag ang mga Kristiyano ay sumusunod sa salita ng Diyos sa iglesia, namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos at nagmamahalan sa isa't isa. Kung sa labas ay nagkakaroon ng mga bagong Kristiyano sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, at sa loob ay namumuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ba't nangako ang Diyos na idaragdag niya ang lahat ng kailangan natin sa buhay? Kaya nga, dapat tayong manampalataya na kung mamumuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos, pangangalagaan tayo ng Diyos. Sinabi sa 1 Timoteo 6:17, ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbigay sa atin ang lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng biyaya, kaya sa Diyos tayo magtiwala na nagbibigay ng lahat ng bagay. Dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas ang palad at handang mamahagi. Kasalanan ang panghawakan kung ano ang mayroon tayo. At kasalanan din na panatilihin ang ating mga ari-arian na makakasira sa ating sarili. Ilang taon na ang nakakalipas. Sa Yunnan Province, isang dayuhan ang mag-isang namatay sa kanyang kwarto. Maraming pera ang natagpuan sa kanyang kama. Sa sarili niyang pagsisikap at paghihirap ay kumita siya ng maraming pera. Ito ay totoong pangyayari. Iwinidraw niya ang lahat ng kanyang kayamanan sa pamamagitan ng cash at inilagay sa ibabaw ng kanyang kama. Inilagay niya sa loob ng kutsyon ang marami niyang pera. Kaya tuwing gabi, ikinakandado niya ang pintuan, binubuksan ang kutsyon, binibilang ang lahat ng pera, at inaamoy-amoy ang mga ito. Natutuwa siya at isinasara ang kutsyon. Ngunit isang araw, namatay siya sa maraming nakaimbak na pera. Namatay siya sa ibabaw ng kanyang pera.
Kaluluwa, marami ka ng pag-aaring na kaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Tayo ay naninirahan sa lupa, subalit gumagawa para sa kaharian ng Diyos. Tayo ay nabubuhay sa laman, ngunit gumagawa ng mga espiritwal na bagay. Tayo ay nabubuhay sa oras, ngunit gumagawa para sa walang hanggan. Tayo ay mga kakaibang tao, di ba? Kaya paano maunawaan ng mga makamundong tao ang mga spiritual na bagay? Mahalaga ang oras na ibinigay sa atin at ang mga kinikita natin sa pamamagitan ng pagsasumikap habang narito tayo sa mundo. Kahit na ito ay isang maliit na bagay, hindi ba dapat natin itong gamitin sa pinakamahalaga? Para sa banal na gawain ng Diyos? Upang matupad ang kalooban ng Diyos? Dapat nating ibigay ang mga bagay ng Diyos sa Diyos. Katulad ni David, inialay niya sa Panginoon ang natanggap niya mula sa Panginoon. Inihandog niya ito ng may kasiyahan. Ang templo ay naitayo sa pamamagitan nito, di ba? Sinabi ng Biblia na sa pamamagitan ng ating mga inihahandog na may kagalakan, ang Ebanghelyo ay naipapangaral at ang mga tao ay maliligtas. At ang banal na tahanan ng Diyos ay naitatayo sa pamamagitan ng mga naliligtas. Ang pagpipigil sa kayamanan para sa mga Kristiyano, ito ay pagpipigil sa paggastos ng pera ayon sa kalooban ng Diyos. Sinabi ko na sa inyo na anuman ang mayroon tayo, marami man o kaunti, may mga bagay na para sa ating sarili, may mga bagay na kailangan nating gamitin para sa Ebanghelyo, at may mga bagay na kailangan nating gamitin para sa mga kapatiran. Kailangan nating kalkulahin ito ng maayos at gamitin ito ng maayos. Iyan ang pagpipigil ng isang Kristiyano. Ang buhay na mapagpigil ay lubos na mahalaga sa ating buhay Kristiyano. Kaya patuloy kong sinasabi sa inyo ang tungkol dito. Siguro ay magsasalita ako sa inyo ng tungkol dito ng higit pa. Bakit? Kasi di maglaon ay makakalimutan din ninyo. Kaya nga nahuhulog tayo sa mga kahirapan kasi umaasa tayo sa sarili nating lakas kaysa kapangyarihan ng Diyos. Masyado nating pinapahirapan ang ating sarili. Sinabi ng Biblia na tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. At nililimitahan din natin ang gawa ng Diyos. Ganito ang ginagawa natin. Patuloy nating inaantala ang ninanais na gawin ng Diyos. Nililimitahan natin ang gawa niya. Kung umaasa tayo sa kapangyarihan ng Diyos at buong puso tayong susunod sa salita ng Diyos, sinabi ko sa inyo na ang taong ito ay taon ng pag-uukol ng buong lakas para sa mga overseas mission. Kung ilalaan natin ang ating buong puso at kaluluwa para mangaral, isasagawa ng Diyos ang isang dakilang gawain sa pamamagitan natin sa loob ng ilang taon. Ngunit hindi natin ito Ngunit dahil hindi natin ito sinusunod, ito ay patuloy na naipagpapaliban. Ito ay naantala. Kung pa isa-isang kaluluwang naliligtas ng mabagal, syempre, hindi naman ito masama. Ngunit ang Diyos ay hindi nasisiyahan sa ganoon lamang. Ang isang Kristiyano ay kailangang magbunga ng 30, 60, 100 ulit. Nangyayari ba ito sa inyo? Kung ang mga magsasaka ay nagtatanim ng mga binhi, hindi ba't ang mga binhi ay namumunga ng 30 o 100 ulit? Ang tinutukoy ko po ay ang mamatay para sa Ebanghelyo ay pagsasakripisyo sa sarili. Ngunit ang ilang mga Kristiyano ay nagmamahal sa kanilang sarili, sa pera, at sila ay nagiging lubos na makasarili. Ang kanilang buhay ay maaaring maging katulad ng mga Israelita na nagpapagala-gala sa ilang sa loob ng 40 taon. At namatay dahil sinubukan nilang mamuhay na hindi umaasa sa Diyos. Pasensya na po, sa tingin ko ay nagsasalita ako ng medyo nakakasakit. Ngunit hindi ko maiiwasan magsalita sapagkat ito ay salita ng Diyos. Kailangan niyong tanggapin ang salitang ito. Sa bagong taon, mag-ingat tayo at subukang gumawa ng isang bagay para sa Diyos na hindi pa natin nagagawa noon. Magdasal at magbasa ng Biblia ng masigasig araw-araw, kahit ilang chapter sa isang araw. Subukang basahin ang hindi bababa sa 4 na chapter.
Gayon din, sa buhay ng pagsunod, magsimula sa pinakamaliit na bagay na maaari nating gawin pa isa-isa. Manalangin po tayo. Mahabaging Diyos Ama, salamat po sa pagliligtas sa amin sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon at sa pagsama sa amin at pagtulong upang maipangaral namin ang Ebanghelyo. Maglingkod sa Diyos at mamuhay ng masunurin sa Iglesia, kung saan kumikilos ang Panginoon. Ang aming katawan at kaluluwa, lahat ng mayroon kami ay sa iyo. Kaya't Panginoon, mangyaring pamunuan mo kami, gamitin mo kami ayon sa iyong kalooban upang maisakatuparan namin ang banal na gawain na nais mong gawin namin. Panginoon, pakiusap, pamunuan at gabayan kami upang hindi na kami muling maagaw ng mga walang kabuluhang bagay sa mundo at hindi kami mamuhay ayon sa mga pagnanasa ng aming laman, kundi mamuhay lamang para sa banal na kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Naway maluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng maraming kaluluwang maliligtas sa taong ito. Naway kumilos ang Diyos saan man ipinapangaral ang Ebanghelyo. At sa Bible Seminar na malapit ng maganap, naway maraming tao ang maligtas upang ang Diyos ay maluwalhati at akayin ang bawat isa sa amin na malaman kung ano ang dapat naming gawin para sa banal na gawain ito ng Diyos at upang magawa naming sumunod dito. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, kami nananalangin. Amen.